Hello po! Kamusta po ang lahat? Hello sa aking mga followers. Ito po, ituturo ko kayo ng Belgium, ha? Actually, gutom na. At saka, yun, tagal ng training namin. Galing ako sa training ng catwalk modeling. So, ayan. Here I am. Papakita ko lang yung Belgium. Ito yung aming lugar. Medyo maaraw ngayon. Actually, winter, malamig sa labas. Pero masaya tingnan kasi may araw. So, mukhang maraming nakangiti ngayon dahil lumabas si Haring Araw. So, ito, yung road na to, yung highway na to, papunta sa Limburg, saan ako nakatira. Ayan, makikita nyo, ayan, maraming mga factory. Kasi dito kasi puro yung business yan. So, ayan din, farms. Masyadong malungkot yung mga punong kahoy dahil nga winter, kaya naglalagas yung mga dahon. Pagka summer naman, babalik ulit sila, magiging green, balik sigla. Kagaya din ng mga tao dito pagka winter ganito or spring, kasi pag may spring or winter na ganito, dyan na nag-uumpisa yung lungkot, dyan na yung mga nakakalimutang ngumiti. Siyempre, nararamdaman ang lamig. So, by the way, December talaga malamig. Until March or April. So, this is the factory from Nike. Ayan. So, yes. Ang live dito is napakabilis ng oras. Puro trabaho. Tapos pag merong pagkakataon na free mo for hours free time, yun ang kukunin mong pagkakataon para sumaya o mag-enjoy. Tapos pagkatapos na yung oras mo, back to work na. Ganun lang, habol-habol lagi. Laging kulang ang oras. So kagaya ko, ay meron akong tatlong ma-cooklet, sweet na babies. Yan, sobrang busy at sa may trabaho pa ako. So this is Belgium. We are in Limburg, Limburg side. Malapit po sa Netherlands and Netherlands, Germany. Yan, malapit ako. So ito. Ito yung aming kalsada. So high speed 120 or depends. Minsan 130. Ganun katinding dito. So, ito ang aking lugar. Masyadong mabilis ang takbo ng oras. Nararamdaman ko na ang gutom. Pero nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako sa namin sa training kanina. And yun, nakakatuwa, ano? Kasi kaninang umaga. At saka wala pa rin akong tulog. Wala pa akong tulog. Oy! Tika. Wala akong tulog. Puyat! Laging puyat! Kasi laging, ganun nga, high-tech ng buhay. Ayan, tingnan nyo, yung mga buildings. Ayan. Mga ano yan. Industry kasi area ito eh. Super busy. Kasi dapat laging may sasakyan ka dito. So, teka. Ayan. Gusto ko. Ito yung gasoline station nila dito. Ayan. Ganun. Malapit na naman ang New Year. Malapit naman ang 2020. Getting old.
no? Kaya dapat tayong lahat ay nagsasaya, nag-i-enjoy. Huwag sayangin ang mga oras sa mga walang kwentang bagay. Dapat lagi tayong positive, di ba? Ano mo yun? Yung mga, ano mo yung dumating na pagsubok sa buhay? Dapat lagi tayong positive, laging nakangiti para hindi maramdaman yung maging matanda ka agad. Hardworking always. So, may followers ako na tatanong kung ano daw yung United sa Belgium. Pagkabago ka pa lang, parang hirap, ang hirap mag-adjust. Kasi, syempre, iba talaga sa Pilipinas. Sa ating kasi, simpleng buhay lang, napakasaya na natin. Tsaka lahat, nagtutulungan naman eh, di ba? Pero, dito kasi, iba kasi sa atin. Yun lang, pag may chance ka na magtrabaho sa ibang bansa, pag-ipon ka ng pera, at pag gusto mo nang bumalik ng Pilipinas, for good, kasi meron lang pang umpisa, panimula. Pero nakakamiss yung ulam na bago, at saka saging, di ba? Yung tuwing umuulan, tapos saging ang ulam, bagoong, tapos saging yung kinakain. Saging na saba. Tapos may sili. O, yun, miss na miss ko. Tutulang. Ayun, look at this. Oh my God, nagkakramp yung pa ako. Sa puyat ko to. Shit. Ayan. Kailangan natin to sa Pilipinas, sa mga farmer, ha? Ayan. Kasi. So, sana ba? Diba nakakatuwa? Ayan, ang ganda ng haring araw. Sana laging ganito para lahat nakangiti. Kahit tingnan mo ako, puyat ako ha. O, nakangiti. Well, yes. Yun na nga, saging gusto ko. Namimiss ko. Tapos, yung nilbak. Gusto ko yung ulam na ayun ang pagkain na namimiss ko. Yung lagi kong baon sa school. Tapos, ano pa ba? Yung mga gabi lang kang ginataan, tapos sinausaw na okra, bagoong, isang okra, sinausaw sa bagoong na may sili, at talong, yun lang, saya na, namimiss ko kaya. Kaya sa atin, mas masaya pa rin tumira, basta masipag ka lang, kahit saan tayong sulok ng mundo, basta masipag lang, may tiyaga, kaya nating maging, ang tawag ko. Kaya gaya natin maging, hindi naman mayaman, siyempre. Yung maging maangat sa buhay. Kung dati wala ka, basta masipag ka lang, at simple lang yung trabaho mo, or simple lang yung pinagkakita mo, like mag-barbecue ka dyan, or alam mo yun, yung titinda sa market. Sa market ng, magtinda ng isa. Ako, pag umuwi ako ng Pilipinas, pag ako talagang, gusto ko dyan. Miss ko yung life natin sa Pilipinas. Diba? Sabi nila, masarap daw yung buhay na, the more na meron ka, the more din yung babayaran mo na bills. Kaya pasakit sa ulo, stress. Very stressful. Kaya yung tama lang yung simple lang. Masaya. Wala kang ibang iisipin. Ganun ang buhay. So guys, thank you sa mga subscribers. Nag-subscribe. Thank you. Kahit na kunti pa lang, masaya ako kasi alam mo, hindi naman ako marunong dyan eh. Kasi ang sa akin naman kasi yung download para ayokong mawala yung mga remembrance ng mga babies. Tapos yung mga karaan. Hindi naman yung inisip ko na bago download sa YouTube, maging busy kasi YouTube para magkapira ka. Hindi yun. Pero siyempre, kung maraming nag-subscribe at nagustuhan ka ng tao, hindi mo nakasalanan yung dumami yung subscribers mo. Di ba? Kaya lang, hindi ko pa alam kung paano yung gawin. But anyway, I'm always thankful na may more than hundreds na yung subscribers ko at saka sa mga mababait na nagko-comments about Bjorn. So, by the way, si Bjorn, madalas, may contact dito. Tsaka, pinapalo up ko naman kung hindi siya. Tsaka, always welcome siya sa bahay.
Anyways, sa 31, I invited him na kasama namin siya sa bahay, sa New Year. And last Christmas, dapat, ano, naghanda talaga ako last Christmas. Nag-emergency yung baby ko, nagkasakit, nagtayari, nagsokatae. Tapos, muntik na siyang ma-dehydrate. Yun, ang lungkot-lungkot ng Christmas, nandun kami sa ospital. Even though, in-invite ko pa rin si Bjorn para makasama namin sa bahay kasi few friends nandun sila sa bahay. Dahil nga hindi ko nasundo siya, hindi ko nasundo siya, malayo. Malayo kasi bahay niya sa amin. Yung tinitirahan niya ngayon. Yung tinitirahan niya ngayon, medyo malayo. So, siyempre. Pero, sabi ko nga, pagka anytime naman, pwede siyang sumakay ng bus. Pwede naman naman siyang pick-upin. Ganun lang yun. At saka, yung iba, magkukomment lang kung ano-ano. Pero, wala yun. Bahala sila. Problema na nila. Basta kami, basta kami masaya na buong puso namin tinutulungan si Bio. Ganun. Tsaka, ang hirap nito mag-drive na nakabidyo. Sorry ha, ayun nalalaglag. Ayun, ayan, dito na ako sa malapit sa amin. Tsaka, ayun, muntik na ako kaninang, ang gulo kasi ng ano na to eh. So, napit na ako. Yan, makikita nyo na dito kung ano yung Belgium. Ayan. Nauntok na yan. Ako, gutom na ako. Gusto ko nang umuwi at namimiss ko yung saba, saging na saba. So, ayan. Diba? Diba ang lungkot to? Oh. Kaya masarap pag nagkasama-sama kami mga Pilipino. Kanya-kanyang luto or ano, share-share kami. Ganun masaya. Masaya naman talaga pagka nagkakasundo at kakaintindihan ng bawat isa. Yung walang away, walang gulo. Walang, alam mo yun, yung laging positive lang. Di naman tayo pwedeng sa buhay yung makipag-contestan yung competition kasi yung buhay natin di competition yan. Mahalaga sa puso natin at isipan kung ano yung nilalaman ng puso-isip natin. Yun ang importante sa buhay natin. Hindi importante kung anong meron ko at sino ka, kung anong tinapos mo, anong pinag-aralan mo. Di mahalaga yun. Importante kung paano ka magmahal sa kapwa. Diba? So, yung mga haters-haters na yan, nako, may stress lang, may high blood. Maya, magka-heart attack pa yan, mga yan. O, diba? Ka-heart attack. Nako, iwan ko na lang. O, bawal lang ma-stress na dahil lang sa ano. Ang dahil lang sa mga, kung ano nakikita, kung ano, hindi mo pa nga nalalaman yung exactly, ano, meron na kaagad, ano, i-conclusion, bibigay na. Conclusion. Kaya, ang hirap sa ganun, ano? Dapat talaga lahat tayo, ano, matuto tayo, yung paano tayo, makibagay sa bawat tao. Kailangan kasi open-minded tayo, ganun yun, positive lang. You can never judge to nobody, to anyone. Diba? So, here, almost home. Ang dyan ko talaga, kumakalam na. Ramdam ko, ayan, napit-pit yung sasakyan niya, oh. Sisignal yung anak niya. So, I miss my babies. So, hanggang sa muli po. Ay, teka. Ibibidyo ko yung village, ha? Nakatira ako sa maliit na village. Malapit din siya. May small city siya. Kasi dito kasi ilang kilometers, 15 kilometers, 25 kilometers, another city na naman. Lahat kaya, everywhere city. Tapos, ano kasi dito eh, yung ang daming mga dialects.
at sa kabilang ano lang nandun. Tapos ako malapit na ako sa Germany. Malapit na rin ako sa Netherlands. Ganun. So, nasa boundary ako. Sa Paris, malapit din ako. 2 hours na. So, maraming na nakalikutan ko. Buto na talaga ako. Gusto kong kain. Sausaw sa babuong. Bukra. Bukra. Bukra talaga. Feel ko, pala na yung ano, pala na kung ano yung mga masasarap dyan, ako hindi ko pinapansin lang. Basta sabi ko lang, talong na nilaga. Talong na nilaga at okra. At magigisa ako mamaya pala ng ang kaya, lagyan ko na taba ng baboy. At ito. Solve. Ang dalang pagod mamaya ng sa okra. Tsaka sa ginisang ang palaya. So, malapit na ako. Kunti na lang. Malapit na ako sa bahay. Okay lang. Ayan. Nararamdaman ko na ang gutom ko, mapailalim na tumakit na sa aking utak. Ang init-init na. Kasi hindi pa ako nabi, kasi maaga pa kasi ako malis. Tapos halos wala akong tulog dahil nga yan. Sa mga, ano na yan, comments na yan, tungkol kay Bion. Alam niyo, masaya si Bion. Tsaka very proud ako kasi lagi siyang positive, hindi siya nagsasalita ng masama laban sa mga Pilipino. Sabi niya lang, sa interview namin dito sa last Saturday, White Christmas Party in Netherlands, sabi niya, ang Pilipino daw, doon niya naramdaman sa atin niya naramdaman yung totoong pagmamahal. Kahit daw tayo mahirap, lagi pa rin daw nararamdaman yung pagmamahal. Yung ganun, sa kapwa. Kahit mahirap daw tayo. Kaya sabi niya doon sa kanyang speech, salita siya doon, niya, mas pipiliin niya yung walang pera, basta masaya siya. Kung mayaman ka nga at marami kang pera, eh hindi ka naman masaya. Totoo naman yun. Kaya dapat lang, ang buhay natin dapat balance lang. Balance, ganun yun. Nakakain ka, masaya ka, healthy ka, importante doon. Tsaka yung pagiging mabuting puso mo, pagiging mabuting tao mo, yun ang importante doon. Hindi naman dapat magmalaki ka kasi mas mayaman ka, mas marami kang pera. Ako, wala. Marami akong alaga. Marami akong mga babies na pinaparal. By the way, I'm from Palawan. Palawan, part of Francisa. Kung sino sa inyo yung gusto pumunta ng Palawan, mayroon pa akong transient house doon. Ganda yun, pang mga groups kayo. Ilang kwarto ba yun? 6? I believe 6. Kalimutan ko na. Kapatid ko kasi nag-asikaso dun eh. So, kung sino man sa inyo interesado, interested na punta ng Palawan, ayan, PM nyo lang. Message nyo. Bigay ko sa inyo yung address. Sa Puerto Princesa, malapit po sa airport. Tapos, malapit din sa dagat siya, yung local na yung mga, ano lang. Pero pa yung mga ano na, mga talagang tourist area na, eh, kailangan mo sasakay ng boat, papunta dun, mag-tour, city tour, ganun. Maraming mapapasyalan sa Puerto Princesa. Ayan. Lapit na ako talaga sa bahay. Ayan. Ito ang lugar ko. So beautiful talaga today. Ang ganda ng araw. Promise. Nakangiti ang araw. Si Haring Araw. Talaga naman. So, I still have time para mamalingki sa aming New Year. Pagkain namin sa handa namin. Kunti lang, simple lang. Simpleng handaan lang yung may kunting pagsasaluhan. Diba? Kaya sa mga kababayan ko na
over the world, kung saan ang sulok ng mundo, laging makakatandaan ay yung positive thinking laging. Kahit anong stress man yan o anong problema niyan, huminga ng malalim 15 times. 15 times huminga ng malalim and out, and then drink one glass of water para para ma-relax yung inyong puso. Pwede pa? Ayan, here I am. Oh, sorry. Ang likot ng camera ko. Ayan. Here I'm almost home. Ayan, police yan. Police. Police. So, ayan yung village ko na ito. Dito ka nakatera. Ayan. Ayan. Ito yung aking street. Nagtatrabaho sila kahit malamig. Pero, malamig pero maganda yung panahon. I mean, nakangiti si Aling Araw. Ayan. Dito ako banda na. So, ayan. Alam nyo na. May idea na kayo. Kung ano yung Belgium, ha? Marami pa akong ipapakita na magagandang lugar. Una ngayon kasi. Mamaya, aalis ako. Okay. Bye-bye po sa lahat. Ingat po. God bless you. And, happy, happy new year. Best wishes po 2020. Ang mahalaga ay yung ating health. Yun ang pinaka importante sa atin, di ba? Kaya, okay. Bye-bye na. I'm safe home. Thank you po sa lahat ng aking mga subscriber o yung mga followers. Thank you so much. Until the next. So, bye-bye.